Let's go, Sheena. Anumang kulay, sama-sama sa tagumpay. Umulan man o umaraw, kahit ang dulo ay di matanaw. Anumang hirap ng buhay, ang harap ay pakpak. Ituloy lang ang sipag, sa dulo'y kikislap. Tayo'y tumalon, tayo'y sumigaw. Maghawak-hawak, tayo'y sumayaw. This is your show, this is your time. Magpasikat na it's showtime! What's up, Batang People and Batang Onliners? May mga panahon sa buhay natin na gusto nyong kumawala. MMK. Oo, di ba? Mam Charo na to. Relationship man yan. Or from our parents, friends, or minsan kahit nga sa work, para paramdaman natin na independent tayo. At okay na okay yon. Full support kami in any form of independence. Kaya naman ngayon, panahalian, tumayo tayo! Tayo! Tayo lahat! Nakatayo tayo! Tayo na. Tayo! Sari natin makapaa at magsaya! Dahil dito na ulit ako, ang inyong multi-talk show influencer, AC Soria. Pero tayo ko para sa ganun lang. Oo, ang last ni AC, nakakainis. Oo, ang sarap kayong maramdaman na nakatayo ka na sa sarili mong paa. Paano ba yung hindi sa sarili mong paa? Naka-handstand. At the freedom to make your own decisions, di ba? Kaya naman, decide to stay and watch. It's showtime at sumubaybay lang dito sa Showtime Online U. Oo, baka. Yes, andito kami para dalhin ang saya ng Showtime stage. Pabunta sa inyo ang pinakamamahal naming Madlang Onliners. Ako ang inyong acapella buddy, Anthony Castillo. Good morning! Yes! Feel free, Madlang Onliners, and feel free na makichika today. Basta gamitin nyo lang ang official hashtag natin for today na hashtag Showtime 4th of July. Dahil dito sa Showtime Online U, kayo ang bida. Ako inyong fearless wonder, Sheena Belarmino. Puro you. Yes? You. At syempre, ako naman po ang inyong P-pop kitty, Auntie Norio. Kaya stay online, Madlang Onliners. Dahil mas masaya kapag marami tayong nandito. Kaya naman mga kapamilya, kapuso at ka-A to Z. Tara na't makihangout na sa pinaka-fun na online tambayan sa buong universe. Ito ang Showtime Online U! Join na kayo sa kasiyahan kasama kami. You're so useful. Ayun! And of course, don't forget to use our official hashtag for today na hashtag Showtime 4th of July. Yes! At syempre, mag-subscribe ko kayo sa aming mga official social media accounts na at it's Showtime na! Yes! At dahil walang tigil lang yung suporta sa amin, isang malupit na shoutout sa inyo saan kaya sila nanonood. Shoutout! Wala talaga! Basta i-post nyo yan, gamitin nyo yung hashtag for today, hashtag Showtime 4th of July. Yes! Feature namin yan. Tama! Uy, outfit check mabilisan. Tingnan natin. Unahin lang si AC na mukhang pupunta sa school. Ay, ano? Anong school mo at AC? Ang sapatos. Ano? Pag-ingas sa grado. Ang damit, high street. Ang mukha, batang Quiapo si Len. Rigor! Rigor! Jumper. Kayo ba? Parang ano fusion. Ako ano lang, parang pink. Sweet girl with a ribbon and flowers. Mabango! Mabango! K-pop cutie talaga. Si Sheena naman. Bebe Sheena naman. Ano lang, woke up like this. Wow! Woke up like this, charot. Pajama mo, pajama jeans. Para mahangin-hangin. Ikaw, batang Quiapo. Ikaw. Zoomers. Wow! Kasi Gen Z, kunwari Gen Z tayo, di ba? Pagkap tayo Gen Z. Oy, pero guys, alam nyo, ngayon kasi ay 4th of July, di ba? Alam nyo ba kung anong meron pag 4th of July? Independence Day ng United States of America. Kalayaan na nila. Alam ko pa pala ni Katy Perry. Ano yung pandi? 4th of July. Yun pala yun. Fireworks. July. Parang Independence Day. Parang Ate Gay yun. Pero happy 4th of July sa ano ha, sa mga sa America. Yes. And of course, eto na. I-recap natin ang mga naganap kahapon para sa opening performance. Ako, pinakilig tayo ng Showtime Live guest natin na si Mark Carpio. Ano on? Yes. At syempre, nakachikahan natin siya dito sa Showtime Online U. Oo. Thank you so much, Mark Carpio. At pera naman sa karaoke, it's napalanunan ng tambalang teklang na sina Kuya Teddy at si Clarice ang 25,000 pesos na ipinamigay naman
sa mga nagtitinda ng lugaw. Tintiga! Tintiga! Oo. Okay. At bakit makikinjika tayo kay Jackie mamaya sa kanyang random of kindness na yan. Ah, marita naman. Especially for you. Naku, nasubaybayan natin ang story ang ibigan nila Joel at Jen. Nagkakilala nga sila dahil naging magkaklase sila. At nakilala ni Jen bilang isang good boy itong si Joel. Ay, nasubaybayan natin ang mga kilig moments nila nung magjowa pa sila. Mga quiet and intimate moments na overlooking sa city lights. BGC, wag mo. Wow. Eh, kung masaya yung sinabi mo, eto na nga. No. Simula nga daw ang problema nang ginustong pumunta nitong si Jen sa isang debut kasama ang friends niya. Ayaw naman daw ni Joel. Kaya naman, inaway ni Jen si Joel para makapunta siya. Ipinili? Strategy. Napilit-pilit. Gumawa ng dahilan. No? At ito pa, nahuli pa daw si Jen. Dahil may guy na pinupormahan siya. At nahagip ito sa isang video na nagyayakapan si Jen at yung lalaki. Ay, Jen! Ako naman, parang namanhid na nga lang daw itong si Joel. No? At hindi na nakarecover ang kanilang relationship dahil doon. Ganun naman yan. At syempre, kaya tignan na natin kung anong opinion. Ay, wala nang opinion. No? Ay, meron namang opinion. Akala ko wala silang opinion. Ayun. From A, ayan tayo sa dahilan na ayoko naman isipin siya na siya isipin niya na masungit ako. To cover up na nilalandi na rin. Ay! Nabuking! Oo, walang ganun. Sabi rin ni Madge, bakit nga ba nag-iiba ang tao? Impact sa isang pangyayari, I guess. Whether positive or negative, so long as nagkaroon ng impact, magbabago ka o magbabago ka. O magpabango ka. Yeah. Uy, pero kasi, napanood ko ito kahapon eh. Kasi wala na talaga silang, may trust issues talaga sila. Yes. Before pa ito mangyari. Totoo. Kaya, oo, nagkagulo sila lalo. Jesus. Oo. Ano to? Okay lang kasi bago ng ano to? Si guys. Pero kung may trust issues sila, dito walang trust issues sa taong natanghalan the school showdown. Nagpatuloy ang ating 11th week, yes. At sumalang sina Princess mula sa kabila Oan. Agro Industrial High School at si Jana mula sa University of Perpetual Health System Delta Calamba Campus. Pero sa dulo ang nakakuha naman ng pulso ng ating mga hurado ay si Princess with 92%. Uy! Wow. Congratulations, Princess! Woo! At mamaya-maya lang mapapanood na natin ang mga bagong sasalang na sina Russell mula sa Immaculate Conception Institutions, Aika mula sa Kapalong College of Agriculture Science and Technology. Ayun! Oh. Pero wait lang ako mga Mars, ha? Bago natin mapanood ang It's Showtime opening performance, may mga makakachika tayo dito na cast ng mga Zoomers! Wow! Upo muna tayo. Ito na nga sila. Whoa! Hello, guys! Hello, what's up? Greet you, madlang onliners natin sabay-sabay. Madlang onliners. Let's go. What's up, madlang onliners? Gosh. Ayan, para sa mga hindi nakakaalam, guys, syempre, tungkol saan ba ang show nyo na Zoomers? Yes. Gil. Tungkol siya sa barkada, na pangalan nila Zoomers. And ngayon, this season, pupunta sila sa beach kasi summer break nila. And they go through problems. At mas makikilala nila ang isa't isa at sarili nila. Ayun. Interesting, no? Kasi balita ko yung Zoomers, ano siya, para siyang... Start siya sa parang reality show. Oh, no? Parang mala Star Circle Quest, gano'n. Naabutan niyo ba yun? Sorry. Kasi Gen Z kasi sila. Pinili sila for the roles na mga kung ano meron sila ngayon. And ngayon, parang ginagampanan niyo na yung roles dun sa story, right? Ayun. How was the experience nung season 1 pa lang? Sagot ata sila. Sige pa. Anyone can answer. So yung season 1 yun nga po. Ako, first project ko po yun sa Star Magic. So very exciting for me pero nakakakaba din kasi unang salang ko po sa teleserye. So now that nagbabalik kami sa season 2, mas comfortable na kami sa isa't isa. Sobrang enjoy, lalo na nasa beach kami, summer vibes. Totoo. So masaya, sobrang saya. Parang workation lang ang naganap, ano? Indeed. Uy, pero galit na galit sa'yo yung mga fans ni Archie. Bakit ay, ibang kwento na yan. Ibang iba ba yun? Iba na yun, iba na yun. Ayaw, yung mga ibang characters ninyo, go. Kwento nyo naman kung ano yung gaganapin nyo. Ako yung character ko, si Beth. Ano siya, nung season 1, nakita nyo siya as best friend ni Tanya. Pero sa season 2, mas makikilala nyo siya bilang love interest ni Atom. Ayun! Ibang side of the story. Lumawak ang love story. Yung iba. Ako naman si Kokoy sa Zoomers. And nung season 1,
siya yung ano sad boy sa magtotropa. Tapos season 2 medyo makulit-kulit na rin siya. Ah, happy boy ka happy na. Happy boy na. Hindi na sad boy. The character development. Yes. Ano pa? What can you share pa? Si Kriza naman. Yung character po kasi namin ng season 1, parang surface level pa lang siya. So dito po sa season 2, makikita yung parang mas dig deep yung problems nila, individuality and as a group. Ayun. So yun po. So mas malalim na kumbaga yung season 2. Yes no? po. Ang galing no? Oo. Si Harvey, ano ang iyong role dito? Ako, I play Jigs. He is a aspiring director. Siya din yung quote-unquote, sabihin na lang natin, leader ng Zoomers. And of course, siya yung love interest ni Hope sa show. Oh. Which is played by Miss Krizata. Ang galing. Miss Krizata! Ang Krizata! I love Miss Krizata! Krizata as yung Hope. Since sinabi ka niyang Miss Krizata, curious lang ako kung friends na ba kayo lahat. As in, nag-develop na ba kayo ng closeness dahil sa Zoomers? Contractually, magkakaibigan. Contractually? Basta yung contraction. Joke lang, hindi. Joke lang. Of course, we're all friends. Of ayun, course, we that's good, that's good. Para enjoy lang, di ba? Ay, ang nice naman. Uy, pero trending na trending ang love team nyo ngayon. Baka gusto nyo silang batiin dyan, oo, ha? Oo, ago. Hi guys! Sa mga Krizby fans, maraming salamat po sa support niyo sa Zoomer Season 1 and Season 2. Wala pong Season 2 if wala po kayo, kaya maraming salamat po. At wala pong Season 3 kung walang support ninyo. So, please, manood po kayo ng Season 2 para matuloy po ang kwento. Yes. Pero kakasabi lang kasi ni Krizza na surface level lang yung Zoomers, yung Series 1. Ano yung magaganap or mga konting patikim lang for this season? Anong mangyayari? Without spoiling. Kasi bakasyon yung atake nito. Oh, totoo. Opo. Okay, so nasa bakasyon po ang Zoomers, pero at the same time may mga humahabol sa past nila. Kumari kay Atom, may humahabol sa past ni Atom. Actually sa lahat ng characters parang opo, the characters need to confront talaga yung conflict nila, inner conflict, tas yung mga pinagtatakbuhan nila before. So magulo yung season 2. So may mga puro past away. Drama, ganun. Opo. Ang galing. It's interesting, di ba? So, aside from that, ano pa ba yung dapat abangan ng ating mga madlong onliners sa Zoomers? Oo. Yung, as in, dapat mapanood nyo to kasi kung hindi nyo to ma-witness. Oo nga. Sa mga characters nyo individually, ganyan. Yun. So, yun nga po. Sabi ni Harvey, nababalik yung past ko. So season 1 yung main conflict ko doon si Dino na binuli ko dati na biglang bumalik nag-infiltrate siya sa barkada na hindi namin kilala tapos yung main goal niya talaga is sirain yung Zoomers So sa ending ng season 1 actually nahuli namin siya tapos nagbuo ulit kami and ngayong season 2 bumalik ulit siya. Oh my God. So, kung nagbago ba talaga si Dino, tinan natin. Parang si character development. Next? Ako naman, si Kokoy naman is mas magiging malakas yung loob niya sa pagdating sa babae kasi meron siyang crush doon. So, titingnan natin kung liligawan niya ba yun or hindi. Titingnan natin kung torpe pa rin ba siya. Yeah. Okay, sige pa. Next pa. Siguro po, sa general na lang ng Zoomers, kasi yun nga, parang pina-find out namin if nagbago na ba talaga si Dino or hindi siya nagbago. Mm-hmm. Meron kasi pong hacker na nakapasok sa parang site namin. Okay. Pangalan niya Lone Wolf. So, yun yung hinahanap namin kung sino siya. Hinahanap po namin kung sino si Lone Wolf. Baka isa siya sa inyo, ganun? Opo. Or baka si Dino. Duro. Ang ganda, exciting. Okay, next po. Duro. Sa akin naman po, sa character ko, nung season 1 kasi, introduction pa lang si Beth. So sa season 2, dun yung mas makikilala yung background niya, kung sino ba talaga siya, and ano yung ugali niya. So yun po, dun din mapapakita na love interest din siya ni Atom. Right. Yun! Exciting! Kaya naman panoorin natin ang Zoomers, ha? Sa ABS-CBN Entertainment YouTube channel yan, hindi ba? Daming offerings, pati Sparks Camp yan, panoorin nyo season 2. Totoo, nako exciting. Oo. Sorry, kailan to magsa-start? Start na. July 1. At saka High Street. Yun, okay. Yes. Tama, High Street. Opo. Diba? Congratulations and thank you once again, Madlong Onliners. Thank you so much. Zoomers! Thank you so much. Onliners, mag-tweet, comment, and react using our official hashtag for today na hashtag Showtime, 4th of July. Yes, Madlong People, patuloy pa rin po ang auditions para sa pinakamalakasang segments sa It's Showtime. Ano daw, pang malakasan? Yes, pang malakasan. Ang tawag ng tanghalan ay para sa singer
seniors 14 years old and above. Open ito to all high school, college, postgraduate, and vocational students. Kailangan po ay enrolled kayo to any school or university. Yes. At syempre, madlang people, ibahagi na ang inyong istorya sa Especially For You. Para sa couples, ex-couples, dapat kayo ay 18 years old and above. At open ito to all gender. Yes, at para naman maging Sergi, dapat kayo ay single, 18 years old and above. Open to all genders. Abangan mamaya para malaman pang audition dates and location. Yes, yes, yes! Pero fresh na fresh from the Showtime stage. Sabay-sabay natin bigyan ng malupit na welcome, Rhea Jen and Garrett! Pare naman ni Rhea Jen! Hello! 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 Oh, alam nyo na, greet our Madlang Onliners. Let's go! Ayan. What's up, Madlang Onliners? Perfect! Oh. At syempre, sige nga, introduce nyo yung sarili sa mga Madlang Onliners natin. In the most creative way. Yeah. Sige, nain mo na. Ako, hi everyone! I'm Garrett Bolden and welcome. Ayun! Ayun! Hashtag class. Wala ako sa kasabihan. Ang ganda ng speaking voice din. Bravo. Oh, let's go, Rhea Jen. Pagkailan kilala na. Hi! Ito na, nahuhulas na ako. Hello! Ako po si Rhea Jen Villarreal, ang medyo kalog pero sweet. Chicharas. Ayun! Alam mo, sa tuwing aakit na lang si Rhea Jen dito, pawisan kasi... Totoo! grabe mag-perform sa baba. Grabe talaga. Yung energy. Ayan, may pa-tissue tayo. So, sige, tissue muna. Habang nagtitissue si Ate Rhea Jen, syempre kamusta naman po ang inyong naging performance kanina? Ayun, sobrang happy kasi... ang gaganda ng songs and sobrang sarap kantahin. It's parang classic na rin siya ng mga ano eh, ng mga songs. Super. Ang sarap ishare. Jackie Chung ba 'yon? Yung parang yung pangalan. Tapos yung isa si Pibo Bryson. Ayun. Bagay na bagay nga sa inyong dalawa. Parang ano na the next soul diva and the next soul. Prince of Soul. Prince of Soul. Ano na ba ano ni Garrett ngayon? Meron ka bang moniker? Kapuso Soul Ballad. Oh, tama! Tama ka, bebe! May soul, Sheena. Tama. May soul! Ayan. Yes, pero syempre, first time mo dito, Kuya Garrett, bigyan mo naman kami ng mga pasabog na greeting, syempre, yung mga nanonood ng mga Madlang Onliners. Alright, ayan. What's up, Madlang Onliners? And salamat sa pagtutok. And also, thank you so much pala sa lahat ng mga nanood ng Rent the Musical. Yay! And it was a long run and maraming salamat po sa mga yan, nanood. And also, magkakaroon po ako ng bagong musical this September. So watch out for that. And stay tuned on all my social media accounts. Galing mo. Si Rhea Jen kaya, plano rin mag-musical. Oo! Let's may see. Pagkakataon siguro. Diba? Oo naman. Totoo. No! Yun, yung sinabi. Oo. May pasample nga ulit ako nung kanta nyo kanina, yung pangalawang kanta nyo. Oo. Yung original. Tapos may tinginan. Sa, grabe kasi si Kuya Garrett, makatingin kayo. Tapos nag-i-smile pa si Kuya Garrett. Ang nangilang sabi ko. Sabi niya. Naiilang pa yun. Grabe pag-hit ng high notes. Pwede nilipi 1 minute pa tayo. Go. Ang galing! Uy, palakpakan naman. Sa mga nasa bahay nyo, palakpakan nyo naman. Rhea Jen. Kami kayo ng clap emoji. Pero Kuya Garrett, ano po yung pwede nyo po sabihin? Invite nyo naman po si mga madlang people. Ayan, madlang... mga madlang onliners, makakasama nyo po ako sa All Out Sundays. Every Sunday po yan, 12 noon. At syempre, maraming salamat po sa lahat ng sumuporta ulit ng Rent the Musical. Abangan nyo naman po ako sa upcoming musical play this September na po yan. Thank you so much, Showtime family! Congratulations! Ate Rhea Jen, may gusto ka pong i-plug? Ayan, and follow nyo po ako sa aking mga social media accounts, Rhea Jen Villarreal, and syempre, abangan nyo rin po ako sa Especially For You, ayan. Ayun! Congratulations! Concert nyo ng Champions, ha? Thank you! Kayo naman, dahil nga dinadala namin ang saya papunta sa inyo, aming mahal na Madlang Onliners, maglalaro tayo na... Karaoke! Yes! Simple lang! Oo, maghaham kami ng songs. Tapos, maging active lang kayo sa live chat, mga Madlang Onliners. At kayo ang huhula ng mga hinaham namin. Ayun! Klaro po ba? Klaro. Parandaman nyo naman kami ng comments muna dyan. Yeah. Ayan. Press one. Huwag nyo kalimutan, syempre, hashtag Showtime 4th of July. Sana klaro po ang ating instructions.
Before mag-start, mag-chat muna nga po kayo. Patingin, patingin. Patingin ng mga hello, comments ninyo. Hello, it's showtime. Patingin. Happy 4th of July. Hi, good afternoon watching from Florida, USA. Magtara! Wow, from Florida. Sabi ni Maylin, I miss Kulot. I miss rin namin si Kulot. Baka nag-aaral. Ayan, press 1. Press 1. Correct one. Na. Oh, ayan. Ayan na, may nagpa-press 1 na. Sa FB wala pa eh. Si Kulot, kung na-miss nyo, nasa going to limit yan everyday. Di pa tayo sa F sa ano, YouTube. Nagigil na. Okay, game, okay, game. Go. Ayan. Okay. Unang kanta. Go, bebe. Eh, parang bata nga, yung kumakanta. Wala pa sumasagot, ha? Anong kanta to? Parang alam ko yan. Oh. Wala pa sumasagot. At tagal ha. Galingan nyo, madlang onliners. Sa Facebook. Hulaan nyo. Meron na ba? Ting. Meron na? Meron! Yun! Ayun, si Sino Campo! Meron na din sa FB. Please, dahil please, dyan, please. Si Lino Campo, dahil dyan, may premyo kang hug! Yay! Yay! Virtual hug! Congrats, virtual Selena! Virtual hug. Oh, ikaw next. Game, okay, game. Tommy, please, please. Siyempre, alam ko na yan. Kayo, alam niyo ba yan? Mata ko lang. Hindi birds of a feather, mali po. Espresso, hindi, mali. Sayang, madaming nakahula ng ano, please, please, please. Sa Facebook, may nakita po ba kayo? Meron na, wala pa. Wala pa. Ayan, ayan, meron na. Meron na, sino? Hindi ko ma-scroll, ang dami nila. Ang dami? Ang dami nyo. Uy, ang dami nyo na. Okay, wala na nila. Hindi lang natin alam kung sino. Madaming nag-uhaw. Madaming nagsabing dilaw. Dilaw. Yes. At least double win. Tama kayo guys. Uhaw by dilaw. Ayan. Pero nakakatawa, may isang comment dito. Sabi ni Annalisa Villarreal. Please, 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 sabi ng pulis. Bago kanta. Bago na pala. Pero ito na. Go. What? Patlang onliners, mag-ready kayo, please. Mag-ready po muna tayo. Galingan nyo mag-type. Oo. Next song tayo. 1, 2, 3, go. Kumulo na yata yung pinakuluan ko. Kinakarir ko kasi to. Nasal. Hindi ko mahulaan. Para may nagwawalang baklala. Isa pa. Isa pa. Go, go. Dagan masakit na sa ilong eh. Bakit langaw daw? Walang imala! Iba na pala. Mabubuyog daw? Langaw daw! Sabi ni James Ron, ha? Langaw? Hindi ako langaw. Gusto ko yung iba-iba yung hula nila kanina. Pare-pareho ngayon may price tag. Sabi ni Asila Chescalate, kung ako yung mag-aasaw. Sabi ni Adrian, takure. Takure! Bubuyog! Ano ba, oy? Bangaw! Sabi niya, ano, ni Gail, run to you. Mali yun, mali. No? Mali! Hindi, mali. I-reveal ko na. Oo. Sa ilalim ng puting ilan! Wow! Iba yun na! Kaya pala! Nakuha niya! May nakakuha! May nakakuha ng buwan! Pero iba yung nasa screen. Iba yung kinakadali. Yung singer, tama. Oo. Kaya pala sabi ko, kahit ako hindi ko mahulaan, mali pala. Oo. Sorry. Ano kinakadali, AC? Parang wala dito. Next. Sikat na sikat to ngayon. Ago ko. Parang hindi naman. Kasi may clue. Okay, ito. Oh! Uy, alam niyo to, mga kapapitro. Mm-hmm.
Meron na! Yehey! Nahulaan na nila! Sino yung nakahula? Tama, si Jessica Faith! Ano daw? Carrera by Beanie. Siyempre, maraming blooms dyan sa comment section. Oh, dahil dyan, tayo-tayo na. Dahil nag-enjoy kayo. Nag-enjoy kayo! Kami naman manguhula! Kami naman! Okay. Ano? At tayo sa isa't isa. Tayo sa isa't isa. Game. Wala to. Maunahan! Magtaas na. Sige. Makakasampal yata ako. Oo. Ubusin natin yung 1 minute na yan. 1, 2, 3, may bataya. O, paano to? May bataya. Sino na? Kamay sa dibdib. One more chance. Wala pa. Coming home! Coming home? Home ba? Mali ba? Mali. Pero yung home, tama. Ride home? Yes! Game. Ako. Kami sa baba. Go. Bahay ko! Ano pa te? Akala ko... Very good kayo sa nursery rhyme. Akala ko, pasensya na. Ay, akala ko, Moira. Bahay kubo pala. Okay. Kamay sa abdo. Ito. Okay. Pearly shells. By Ate Guy. Okay, Anthony. Bulilit! Ako na una! Kasi, Gord Bulilit ba yun? Iba yung title dun eh. Lakukaracha. Yung totoo. Lakukaracha yung title. Yata. Pero ano rin yung Gord Bulilit niya everyday ha? Yes, nanood kayo for the kids. Yes. Sana nag-enjoy kayo. Nagkasalisa pala yun. You're still in sa programa Puso Pag-uusapan sa Tanghalia. Ay, taray! Yes. This is exclusively especially for you. Shoutout muna sa lahat ng mga nakasubaybay dito sa Showtime. Matuloy-tuloy lang ang pag-tweet using our official hashtag 4-3 na hashtag Showtime 4th of July. Yes! Pinarir! Ito na nga mga Mars. Tingin natin yung mga kukulot-kulot na yan. Kasi sa mga relasyon, usong-uso ang quote na hashtag sa umpisa lang magaling. Kaya naman dapat na ba natin tanggapin na normal ito o ipaglaban pa rin natin ng consistent? Yan kasi ang naging kwento ni Fatima at ni Ace na nagtagal ng 6 months. Parang contractual lang yung 6 months. Oh. Endo na siya. Pero ito nga, nagsimula, nagkakilala sila sa isang bar kasama ang mga barkada nila. Yung mga simpleng tawanan at nakawan ng tingin. Parang ano sa inuman, naka-enroll sila sa Mata-Mata School mga of Acting. Mga pasuliyap. Eventually, ay napunta na rin sa isang relationship. Yeah. Pero naging maganda naman yung takbo ng relationship nila. Yung mga happy moments with barkada, yung pagsuporta sa isa't isa, at yung mga pagbili ng mga motor. Mga isa lang pa yung motor. Oo, yun ang titinta nun. Isa lang na motor. Pero nagbago nga ang lahat nang magsimulang makapasok sa trabaho si Ace. Nawalan siya ng oras at pasensya sa relationship nila. Naramdaman ni Fatima ang pagkabisi ni Ace at umabot na sa tanong na, mahal mo pa ba ako? Napag-usapan nila ito ng masinsinan at doon na napunta ang hiwalayan. At dahil dyan, parang ang sayo ko dun sa... Hiwalayan! Ang hiwalayan. Yun. At dahil dyan, ang mga bulong at mga chika ng mga marites natin dyan, naman ng onliners, ay, sino una dyan? Ito. Sabi ni Camille, sabi ni At Yogon, one practical lesson, never buy property with someone you're not married to. Yun. May punto. Ako agree ako at a certain point kasi alam mo yung ang hirap kasing ma-foresee ng future. Parang ito ba talaga yung forever mo? Pero oo, swerte ng mga straight kasi parang may kasal kayo na parang may mga legality. Sa amin, di ba? Medyo mahirap kasi puro bigay yun. So, pero siguro practically speaking, hanggat walang kasal. Hindi kayo kasal. Oo, sa kasal sa batas,
wag-wag muna. Yes, at saka feeling ko para doon talaga din yung kasal eh. I mean, uh-oh, aside from yung sanctity ng marriage, yun din talaga iniisip ng mga tao, no, na parang kapag kasal na kayo, secured ka na kasi conjugal na yung ano. Conjugal. Kumbaga legal na siya. Pero yun nga, tama, may point si AC na as long as hindi pa kayo kasal, wag muna. Kumbaga, hinay-hinay lang muna sa mga... Mga small... Mga kwintas lang. Yes. Oh, wag muna ng motor. If may plan nga kayong magpakasal and go make investments, ipon-ipon muna. Yes. Be practical, no? Be practical. Tama. Agree. Hmm. Pero alam mo, may mga tao din na ano ha, okay lang sa kanila yung magbigay na magbigay. Yeah. Kahit ano, kahit pa pangit yung naging ending nila, parang... Okay lang yun. Oh, parang ginagawa nila yun out of love. Yes. Oo, hindi na nila iniisip expression din yung... Expression nila yun sa yes. Yes. Parang yes. Ano na, parang ano yun, gift-giving yung parang love yes. Language. Oo. Hindi mo rin masisip ka ganun kasi. Oo. Iba-iba talaga eh. Ito sabi ni Carla, ayan, sobrang important to be aware of your attachment style, nabanggit ni Meme Boys kanina. And once aware, the goal is to develop a secure attachment style eventually. Parang yun. Dahil, especially for you, we get to discover different types of terms. Oo, yes. Relationships. Yan na natutuwa ako minsan kapag nanonood. May CH, yeah. Marami tayong natututunan. Napag-google tayo bigla, ano ba ang mga attachment styles? Alam mo, pag natapos na ito, especially for you, yung kontrata na especially for you, magaling na tayo lahat magmahal. Kasi the witness na natin lahat ng problema. Lahat ng problema. Sana lahat ng advice na na-apply din natin. Tama. Wait, ito may question. Ano ang biggest gesture na naibigay mo or kaya mong ibigay para sa taong mahal mo? Yung pinakamalaki, tulad ni si ate, di ba? For example, motor. Material. Thing. Kahit hindi material. Basta yung, kumbaga, pinakamalaking nagawa mo for sweetest love. Sweetest or biggest or, for you. Or kahit materialistically speaking, pwede. Yung kayang-kaya mo talaga ibigay. Or yung naibigay mo na? Ako, AirPods. pero birthday gift. At saka, nasa tamang range. Kasi parang 7,000 lang. Yes. Oo, ganun. Pero hindi yung para magbigay ng sobrang laki na poche. AirPods mo. Pero alam mo, kung totoong nagmahalan kayo, yung gift kasi is, binigay mo yun ng kusa. It's never, from your heart. It's out of love. It's never the wrong gesture. Yes. Masabi ni Mimis. Kung siguro kung nagbigay ka ng gift pero may hinihintay kang kapalit. Ayun na yun. Medyo iba na yun. Diba? Kayo ba? It's about the intention. Ikaw. Ako siguro sapatos. Sapatos. Oo, sapatos. Bakla! Alam mo yan. Pero Christmas gift naman yun. Tsaka ang nangyari is palitan kami sapatos ko. May sapatos din siya. Mutual. Mutual. Grabe. Sa akin naman hindi materialistic siya. But pinaglaban ko siya sa family ko. Ayun yun. Biglang silence. Yun, silence. Pero pinaglaban ko siya sa pamilya ko, pero hindi naging... Pero malaking bagay yun. Kasi it takes a lot of courage na ipaglaban mo sa pamilya mo, di ba? Nakakaano yun! Pero congratulations, at least na-try mo na. Di ba? Na-try mo na. Para in the future, kaya ulit gawin, just in case. Dapat, kapag pinaglaban mo, ipaglaban ka din. Yo! Kala ko palitas din. Kailangan may reciprocation. Ipaglaban mo. Ako naman, Anthony. Ano, time. Yung kumbaga parang may sinacrifice kang time para mailaan mo, gano'n. Or someone busy, ha? Yun. Malaking, sa atin, malaking gesture pagka nagsasakripisyo ka na ng mga oras. Bagay. Tama. Yes. At oras. Totoo. Pero ayun, sa lahat ng mga naki-tweets, naki-comments, maraming salamat po sa inyo, di ba? True. Magmahal tayo ng mabuti. At matiwasay. Matiwasay. Yes. Alright. Ito, sabi ni Madge, Agtarap. Kagigil, medyo late. Kaya, mahirap magkaroon ng property na pareho. Ito ang yung chika natin kanina. Yes. Na pareho kayong naghuhulog. Tapos kapag maghihiwalay kayo, mamoblema kayo sa paghati kung kanino mapupunta ang alin. Ayun. Best for you and yourself. Yes. Huwag magsasama ng iba para less stress at hiwala. Mas maganda habang nagmamahal ka, protektahan mo sarili mo. Yes. Love yourself. Alright. Once again, this is exclusively, especially for you! Ito na, para naman sa tawag ng tanghalan. Naku, ngayong araw ay laban-laban. Sina Russell from Immaculate Conception Institutions at si Aika. Ate Aika ba to? Ay, ibang Aika. Ibang Aika. With the letter C. Ayan, Kapulong College of Agriculture Sciences and Technology. Tignan natin kung magpapatahin nila. Pero syempre, love blooms and bites. Secure your spot in the twisted tale of Little Shop of Horrors, a bloodthirsty musical comedy starring Karel, Noy Volante, Su Ramirez, Reb Atadero, and more this July 6th.
26 to 28, 2024 at the Globe Auditorium Maybank Performing Arts Theater, BGC. You can buy your tickets via Ticket World or through our show buyers. Yes. Panoorin natin yan. Ano, Little Sorry, Shop of Horrors. Ang daming musicals. Congrats, Ate K. Uy, congrats din natin si Meme. Showing na yung LOL sa Amazon Prime. Yes. Yung Vice Comedy Club. Sugod tayo sa lahat ng yan. Pero alam nyo kung saan pa susugod? Saan? Dito sa mga auditions ng ating Showtime segment. Kasi nga sa July 7, 2024, 1 PM to 5PM sa Robinson's Ilocos, Barangay 1, San Francisco, San Nicolas. Ilocos Norte, may audition po dyan. Meron din July 8, Monday, 9 AM to 4PM. Ilocos Norte Provincial Auditorium. At meron din July 9, 2024, 1 PM to 5PM, Robinson's La Union, MacArthur Highway, Barangay Sevilla, San Fernando City, La Union. Yes, July 10, Wednesday, 1 p.m. to 5 p.m. sa CSI Mall, San Fernando, La Union. July 11, 2024, 1 p.m. to 5 p.m. sa Robinson's Pangasinan, MacArthur Highway, Barangay San Miguel, Calasiao, Pangasinan. San pa? Yes. San pa? Yes, at sa July 12 naman, 2024, 1 p.m. to 5 p.m., Robinson, Santiago, Maharlika Highway, Mabini, Santiago City sa Isabela. July 13, 1 p.m. to 5 p.m., Robinson's Tuguegarao sa Tanza, Tuguegarao City, Cagayan. Yes, ayan. Uy, meron pang isang susugurin sana. Uy, saan? Sa mga madlang onliners natin na nanonood from Australia. Australia. Aussie. Punta Australia? Oo, sa September po. Nandiyan po kami, ha? Ryan Kayabyab Singers with Maestro Ryan Kayabyab. May concert kami September 1 sa Melbourne at September 7 sa Queensland. Ayan. Oh, pakataray mo naman. Taray mo, mag-Australia. Ito pa. Scan nyo yung QR codes para makabili ng tickets. Yabangan mo kami. Sana all. Pero, hindi lang Ryan musikahan ang mangyayari. Ito pa, Soyo hosts sa Family Feud bukas. Wow! Yun lang pala yun. Oh, excited ako mapanood ko. Yun lang pala yun eh. Yun lang pala yun. 5.40 natin mapapanood. 5.40 PM. Mananalo kaya yung mga pambato natin. Oh, makahingay tayo balato. Yan o. Si Jana, si Lorraine, si Wise, at si Ate Nikki. Yun lang dyan. Sa kalaban nila, sila Katie. Diba? Estrada. Exciting yun. Alam mo, sobrang nakaka-proud yung mga Soyo Squad. Tapos, ang gaganda at ang pogi ni Wise. O, tingnan nyo. Ang ganda ng t-shirt! Yeah! Oh, ilalala ng t-shirt. Si Wise lang yung ang gaganda at ang pogi ni Wise. Gusto sabi ko sana, ang gaganda nila lahat. Eh, kaso nandun si Wise eh. Magandang lalaki. Pwede namang magandang lalaki. Tama. Uy, alam nyo, ito pa ha. Matikang mag-iingat po kayo sa mga scammers. Lagi nyo tatandaan. Walang hinihingi na bayad ang Showtime mula sa inyo, okay? So true. Meron daw kasi nagpapanggap na staff ng Showtime na humihingi pa ng cut. Remember guys, wala kayong ilalabas na wala kayong dapat ilabas na mga pera para maka-join sa Showtime. Ako, isa-shoutout namin kayo dito. Subukan nyo lang talaga mag-isip ng mga matang onliners kapag at matang nahuli, people. Di ba? Oh, oh. Pwede name drop tayo next time. Oo. Oh, oh. Nako, let's just do good. May hit na ang NBA nyo. Tignan nyo, akala nyo talaga. O, baka may gusto kayong imbitahan, guys. So, i-shoutout. Pero syempre, Tabing Ilog sa November. And you can already secure your tickets sa One More Chance the Musical now. And of course, sa July 6, it will be in public sale na po yung mga tickets for One More Chance the Musical. Yay! For you guys to see the rerun! Congrats, yes! Gina! At syempre po, Ugnayan Remix, it's out now on all digital streaming platforms, Spotify, Apple Music, at lahat. At syempre, abangan nyo po, this weekend, lalabas may surprise po kami. Wow! This month, puno-puno ng surprises ang kalista. Uy! Exciting! Nakita ko yung mga teaser mo. Teaser maraming salamat. Salamat sa mga pumunta sa Pride ha nung Sunday. Yeah. Congrats kay AC. Jolina mag so happy much. Anniversary AC. And ay! Happy birthday Marielle. Happy birthday Ma! We love you so much. Huwag na tanghalan na, okay? Makisay ulit bukas dito sa Showtime Online. You.